Naka-quarantine na sa Athletes Village sa Tarlac ang 32 Pilipinong umuwi mula sa Wuhan City sa China at ganun din sa Hubei Province kung saan nagmula ang NCOV outbreak. Wala naman silang sintomas sa ngayon ng NCOV para maibsa naman ang takot na maresidente sa na malapit sa quarantine area, binigyan sila ng DOH o ng Department of Health ng mga face mask, sabon, alcohol. Live mula sa Capas, Tarlac, may report si JP Soriano. JP? Kaya nga, Jessica, ang dasal ng DOH at ang DFA, manatiling ganyan ang sitwasyon. Manatiling asymptomatic yung mga naka-quarantine ngayon dahil sa oras nga na merong makitaan ng anumang sintomas ng NCOV doon, merong ililipat sa ospital at yun sana ang wag daw mangyari. Nasa Jingzhou sa Hubei Province sa China pa lang ang OFW na itago natin sa pangalang Paulo nang makausap ng GMA News. Kasama siya sa mga Pinoy na humingi ng tulong para makauwi ng Pilipinas sa gitna ng pagkalat ng 2019 novel coronavirus. Hindi na po kami makalabas ng hotel. Bawal na. Ito yung mga Chinese namin kaibigan na sa apartment, hindi na rin sila makalabas. So, lockdown na rin po yung mga bahay-bahay nila. Natupad ang hiling niya nang sunduin sila ng team ng DOH at DFA. Mga maleta at bag ang bitbit ng mga Pilipinong ito habang nagbo-board sa eroplanong sumundo sa kanila Linggo ng madaling araw sa Tianhe International Airport sa Wuhan City, China, ang itinuturing na epicenter ng 2019 novel coronavirus. Mailang bitbit ang kanilang maliliit na anak. Kasama sa kanila si Paulo. Sa loob ng eroplano, isa-isa silang kinausap ng mga naka-hazmat suit na mga miyembro ng Health Emergency Response Team mula sa Department of Health at Department of Foreign Affairs. Sabi nga ng taga-DFA, malayo pa yung pinanggalingan ng iba, kaya medyo pagod na lang, ang haba pa ng tila, pero alam mong gustong-gusto lang umuwi rin. Walang nakitang sintomas sa lahat ng pasahero, kaya dumiretso na pabalik ng Pilipinas ang Mercy Flight. At nang nakalad na sa Clark International Airport. Nag-land tayo sa Clark, nagpalakpakan nga rin sila. Yun yung nakakataba sa puso rin na na-appreciate naman yung effort ng gobyerno na. Sa hagdan pa lang pababa ng eroplano, meron na agad thermal scanner na nakapwesto. Matapos masuri, isinakay sila sa mga nakaabang na coaster. Dumaan muli sa 3 medical screening ang mga Pinoy maging amang sumundong team. Lahat sila asymptomatic o walang sintomas ang 2019 novel coronavirus. Dahil walang anumang sakit, dumaretso sila sa Athletes Village sa New Clark City sa Capas, Tarlac, kung saan ika-quarantine ng 14 na araw ang lahat ng sinundo, pati na rin ang nanundo. Kasama na riyan ang nakapanayam namin si Dr. Nepta Dilabasa ng Bureau of Quarantine. Ganun talaga, kasi have to follow orders eh. Kung yung protocol, alam mo, hindi nakakabuti sa atin para sa lahat. Sabi namin, happy to serve. Kasama si Paulo sa mga naka-quarantine ngayon sa Athletes Village. Nakarating na nga po kami dito ngayon sa Pilipinas. Sa kanyang vlog na pinost sa YouTube at ibinahagi niya sa amin, ipinakita niya ang itsura ng kanilang kwarto sa Athletes Village, pati na ang mga grocery at pagkain na ibinigay sa kanila. Ang ganda po ng accommodation namin, ang ganda po ng tulugan namin dito, safety, tapos may aircon po. One repatriates, one room. Pwera na lang kung pamilya, mag-asawa, then there are provisions for that, lalo kung may bata. Aircon, may refrigerator, may TV, one per room, maganda yung banyo, solo niya. Sabi rin ng Department of Health, hindi raw parang kulungan ang quarantine. They will also be provided opportunity to breathe fresh air. Meron doong portion na parang near the door. By batch, by schedule, they can go out. Their food will be served to them doon sa isang table along the alley and they will be instructed to get pag-ready na. Bukod sa maayos na kwarto, may access din sila sa wifi pero may limitasyon. Araw-araw ding daraan sa medical screening ang mga naka-quarantine. So far, wala namang sinasabing problema. No? Nandun sila, well taken care of. Nauna nang inalmahan ng lokal na pamahalaan ng Capas, Tarlac ang pag-convert sa Athletes Village bilang isang quarantine facility. Pero nitong Linggo, napaliwanagan na raw sila ng DOH pero humiling na magbigay ng mga alcohol at face mask
Kanina, namigay ang Tarlac Provincial Health Office at DOH sa mga residente ng Sityo Kamatis ng mga alcohol, sabon at surgical face mask. Ang Sityo Kamatis ang pinakamalapit na komunidad sa NCC. Medyo kinabahan naman, sir. May malapit kami dyan, nagtatrabaho kami dyan. Kahit na natatakot kami, anong magagawa namin? Pumayag naman ang ano natin dito. At Jessica, ayon sa Provincial Director ng Tarlac Police, 80 o mahigit 80 pulis ang magbabantay sa buong paligid ng NCC para matiyak ang seguridad ng mga naka-quarantine doon na hanggang ngayon ay naka-lockdown pa rin hanggang 14 days. Jessica? JP, clarification kasi yung mga pictures, no, yung mga kuha nung pagsundo at pagdating dito sa Pilipinas ng mga kababayan natin sa Wuhan, puro stills o puro mga cellphone video. Hindi pinayagan ng media at all na makalapit sa kanila, no? Tama ba? Tama, Jessica. Pinrovide ng Department of Foreign Affairs, ng RTVM, yung mga videos paglapag ng eroplano. Nagbigay din sila ng mga litrato doon sa loob ng eroplano nung nag-deplane, nung umalis ng Wuhan. May mga changes, supposedly nung Saturday, nakasama sa programa ng yung send-off, no, na i-cover dapat ng media yung send-off. Pero nagbago yung mga schedule na yan hanggang naging private na nga lang o RTVM na lang ang kukuha. Walang naibigay na paliwanag, pero ang isa sa mga reason na nabanggit din ng DFA later on ay para ma-secure talaga, ma-ensure na magiging smooth yung pag-alis at wala magiging problema, hindi magkakagulo, ganyan, Jessica. Okay, isang pagbabago na napaka-glaring, no? Ang original 40 to 45, bakit 32 lang yung nakauwi? Yes, actually from 40 to 45, yung naging final list pa nila, 56. Ito yung pinaka parang sinasabi final list. Pero nung Sabado ng gabi, nung nagkaroon ng briefing ang Department of Foreign Affairs, sinabi nilang 30 na lang ang masusundo o susunduin nila. Ang dahilan na binigay dito ng DFA ay meron daw po sa mga yon na nag-back out last minute. Nagbago yung isip, ibig sabihin, ang nagdesisyon magstay na lang sa Hubei o sa Wuhan. Meron naman daw po, ilan doon, ay merong mga existing legal immigration problems, either doon sa kanilang immigration status o merong existing na kasong kinakaharap, kaya hindi nagkaroon ng clearance mula sa China. Jessica? Okay, yung mga sinundo, naka-quarantine. Yung mga sumundo, yung mga tiga-DFA, DOH, yung crew at mga piloto ng eroplano, yung mga sumundo na mga bus, no, ay yung mga driver, yung kung sino pang mga personnel na had to coordinate and be in touch, no, with yung mga repatriates, sila ba ika-quarantine din na JP? Yung 8-man team na composed of 5 medical personnel from the DOH and 3 men from the Department of Foreign Affairs, naka-quarantine sila ngayon. Yung nakausap natin sila sa telepono, phone patch na lang yon sa pagpapaunlak din ng Department of Health. Mga airline crew, naka-quarantine din daw. Pero yung mga bus drivers na sumundo sa kanila sa airport, hindi na raw kina-quarantine dahil nakasuot naman sila ng PPE yung personal protective equipment at kumpleto naman sila, hindi naman din sila nagpunta ng Wuhan, so hindi na sila kasama doon sa mga kinuwarantine, pero isa sila sa mga mino-monitor. Titingnan din daw yung kanilang lagay in the next few days kung sila ba ay magde-develop ng any symptoms, ito ay dapat i-report, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, JP Soriano.